We're heading home right now and nakalampas po kami dun sa checkpoint. Yan, sarado, parang purge. One hand, yabong. Wow, ang tainit naman dito sa lugar namin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Intro. Salamat sa pagbabalik sa channel ko, and kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe, and kung dati ka pang subscriber, salamat sa pagbabalik mo. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng nagsendang photo nila para sa aking episode 2 ng Editing Your Photo Challenge. Let's go! Tutuloy tayo sa first sender natin. Medyo matamlay po yung vlog natin ngayon. Anong matamlay? What's up sa inyo guys? And today, nagbabalik na naman tayo with another vlog natin yun. And sinangat ko lang to. Bye-bye! Our first photo is from Luigi Pagay. The title of his shot is Reflection. It is shot from camera Sony A6500 19-105mm. And sinat niya po to sa Las Casas, Pilipinas de Acusa. I think ito yung nakita ko dun sa Facebook. Yung famous place na mukha daw na 1865 ata yun. And yun, let's edit it now. Ginamit kong base color dito ay yung preset kong blue, and yung shot niya is reflection dun sa tubig ng isang structure. And ang ginawa ko total, diba, oh no, tingnan ko yung pinakang darkest blue niya, darkest blue niya, and nilagyan ko siya ng vignette para dumilim yung side niya and mas pumokus dun sa subject natin. Kinrap ko yung medyo headroom niya kasi hindi mo maganda yung masyadong mataas yung headroom niya, liit nung subject natin, kaya pwede mo siyang i-crop. Nilagyan ko siya ng cool shadows para mas magmukhang cool yung picture natin, and parang hindi to Pilipinas eh. Ang ganda nung pagka-shot niya. Yung likod niya may mga bundok, and gusto kong i-bring out yung depth of field nun. Binabaan ko yung mga dapat babaan para lumabas yung depth of field na naman ni Kuya Ryan. And here's the before and after. Tama na yun. Kuya Luigi pa guys, salamat po sa pagsasend ng picture niyo, and napakaganda po nito. Punta tayo sa next sender natin. Let's go! Next sender natin ay si Alex Kausapin ng STI Lucena. Ang title po ng shot niya is Sunrise Beauty and shot on DJI Spark, and location niya is Pagbilaw. Unang tingin ko dito sa photo niya is parang may mga shadows na kailangan nating i-bring up para makita ang mga details nila, and yun. Ang ginawa ko, minask ko po yung foreground dun sa sunrise, kasi pag nag-shoot tayo ng mga maliliwanag na bagay, yung mga dark side niya is nagiging black na talaga, kasi nga dun sa simple word is against the light. Yun, minask ko po yung kanyang foreground nga, and ginawa ko, binring out ko yung kanyang kulay, shadows, details, yun, lahat yun. Winarm ko po yung tone ng buong picture para mas magmukhang warm and relaxing baga sa mata. Kung makikita niyo yung small detail dun sa medyo baba ng sun, yung medyo greenish side, mukha siyang ano eh, mukhang gubat. And yun, na-bring out ko yung kulay niya, and ang ganda niya tingnan kasi nga bagay siya dun sa tone ng mismong picture. Minas ko din po yung sky para mas magalaw ko yung kanyang tone and exposure, and para hindi madamay yung foreground na minas ko din kanina. Kuya Alex Kausapin, salamat po sa pagsasend ng picture niyo, and here's the before and after. Let's go on the next sender ulit. Napakabilis lang po. Ang next photo natin ay galing kay Brendon Kin. Di ko po alam kung paano i-pronounce yung Kin or Queen, pero Kin na lang. I think Kin yun. And title po nito ay Top Model, and camera ang gamit niya is Canon 800D. Location po nito is Antipolo, Rizal. Ang ginawa ko po dun sa picture niya is sinenter ko yung dominant eye sa gitna, kaya center. Unang tingin ko is parang bagay talaga yung black and white
tone niya kasi nga medyo may ano eh, alam mo yun, yung feeling na parang may pinaparating yung photo dun sa pagtingin ng eyes niya. Kinrap ko yung both sides niya and binawasan ko ng konti yung bottom part para mas mag-focus tayo dun sa subject. And here's the before and after. Kuya Brandon, salamat po sa pagsasend and salamat sa pagiging active mo sa nagpo-post ako, active likers. Salamat po, salamat. And punta na tayo sa next sender natin. Let's go. And ang next sender natin ay si Pits TV. Ang title po ng kanyang shot is flower. Actually ako po naglagay ng title kasi wala siyang nilagay. And real metri nga ba gamit mo sa shot na to? Hindi ako sure, hindi mo rin kasi nilagyan. Location po niya is Lucena City. Kaklase ko siya nung high school. And itong shot niya na to is napost na niya sa Facebook. And na-share ko na siya. And ang kulay nun is parang retro film look. Kaya ang ginawa ko, in-edit ko to in a way na parang i-showcase ko na medyo old mood. Kinrap ko din yung sides niya para mas mag-focus tayo dun sa subject. Binabangan ko yung saturation ng color niya para mas magmukhang paid look and film look and all this look. And salamat sa pagsasend mo, Peter. Shoutout sa YouTube channel mo. More power. And punta tayo sa next sender natin. The next photographer natin ay galing kay Dajed Binauhan. Or Dajed ba yun? Or Dahed? Anyway. Ang title po nito ay Suk Gisan. Shot from Asus Zenfone 3 Max sa SM Dasmariñas. Actually, itong photong to is okay na siya. Kulang na lang din sa enhancement. Bagay dito yung medyo bluish, greenish tone. In-straighten ko po yung both sides niya para mas magmukhang straight and symmetrical view. Mabilis ko lang siya in-edit kasi nga simple adjustment lang po ang kailangan. And here's the before and after. At ang ating, I think ito na yung last sender, siya si Cedric Abbott na klase ko. And ang title po ng shot niya is Sunset, na ako din naglagay kasi nga hindi siya naglagay ng title niya. And ang camera po niyang gamit is Huawei Y9 Prime. And location po nito is sa Bantigay, Pagbilaw. Pero taga Lucena po siya, nag-swimming lang sila. Swimming! Ang palagi kong ginagawa ang pagmamas ng foreground and sky para mas matumama yung tone niya, para hindi siya masyadong madilim and hindi masyadong maliwanag. Yun. Simple story lang po. Ito po yung time na hindi ako naglabas and ang dami nag-shot doon. Gawa nga nung ang ganda nung sky ng time na yun. And yun, malas nga, hindi ako naglabas. Ginamit niya po yung rule of thirds dun sa araw. Sometimes it is good to break the rule para mas gumanda yung shot natin. Kaya ang ginawa ko po, kinrap ko po yung kanyang picture and sinenter ko yung araw. Hindi ko sinasabi na pangat yung shot ni Cedric. Maganda nga siya pero mas feel ko yung center yung araw. Kasi nga, parang California vibes. Ang laki ng araw. Minas ko yung sky, yung foreground, yung tubig. Para mas magalaw ko yung adjustment niya and hindi siya maghalo-halo. Here's the before and after. Cedric Abbott, salamat sa pagsisend mo ng picture mo. And may isasangat lang ako guys na shot ko din. Kala ko kasi kakapusin kaya sinama ko na to, pero yun, sama ko na rin. Ito yung shot ko nung kami nag-swimming sa Talaba Resort sa Pagbilaw. Hindi pala siya swimming, actually mag-shoot dapat kami nun. And yun, umulan kaya naging ang nangyari, nag-pictorial na lang kami. Basa din naman kami, parang nag-swimming na rin. Tandaan nyo po lagi na kapag ang shot nyo is may horizon na nakikita or kahit walang nakikita, kung ramdam mong hindi pantay yung shot mo, you need to adjust it and pantayin mo para mas relaxing sa mata natin. And yung shot kong to is ginawa kong medyo warm tone na may desaturated na blues para mas mag-focus tayo dun sa subject natin. And here's the before and here's the after. Wait. Hindi mo tinatapos eh. Subscribe ka muna. Bili na. Subscribe. 200 subscribers na tayo guys. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Hanggang dito na lang ang vlog. Salamat sa panonood and bagong Jeepet Faker.